nagsimula sa patikim-tikim. Isang kainan to sa ungpin na pati ako napatanong sa sarili ko. Ba't ngayon ko lang kinainan to? Masarap yung chicken, Sky. Sobrang gusto ko. Santa Cruz, Manila. Malapit lang to dun sa may simbahan. Actually, dito ako pumaraday. Abang-abang lang tsambahan. Dito to sa may Ark of Goodwill. Ito yung side ng Ongpin Street na malapit nga dun sa may Santa Cruz Church. Kadalasan, pag naglalakad-lakad tayo dito, marami tayong mga pinupuntirya na kainan. Nakaset na tayo dun sa mga sikat. Sa Maynila pa, napakaraming masasarap na kainan, kaliwat kanan yan. Pero itong araw na to, nag-trip lang ako dito sa Ongpin, malapit doon sa pinuntahan ko. At inabot ako ng guto, malapit din doon sa isang sikat na lumpiaan. I'm sure na daan na kayo dito, at malamang din nalampasan nyo itong lugar na to. Feeling adventurous ako, kaya sabi ko, sige nga, tikman natin ano ba meron dito sa Maysong. Sige nga, tingnan nga natin kung ano meron dito. Pasok tayo. Ang itsura niya sa loob, parang lumang restaurant na. So matagal na sila siguradong nag-ooperate. Tingnan natin yung menu. Dim sum, marami. Sakto lang ang presyo. Mga pao, syempre meron. Lugaw. Pansit, marami sila. Assorted, marami. Mamimili ka ng klase. Pero ang pinakamarami kong nakita, rice toppings. Dito parate akong natetempt bumili. Pero dahil marami kami, nag-decide na ako na okay, order tayo ng seafood. Maiba naman. Meron sila nakapromo na live fish, subok, at syempre hindi mawawala yung fried chicken. Okay, ang unang dumating yung dumpling. Tikman natin ha. Okay, gusto ko ito yung may vinegar, black vinegar. Tsaka yung pansit, ang daming liver. At mukhang maganda yung noodles. Pero unahin na natin yung dumpling. Panimula. Yun nga lang, nagdudurog-durog yung ano, yung ano yan, yung nakabalot sa kanya. Kailangan mo nang kutsarahin. Sarap siya. Dudurog lang yung siguro sumobrang lambot yung outer. Basic naman, kutsay dumpling. Ito gusto ko tikman. Pansit Canton. Paborito. Sarap. Gusto ko. Pati yung, alam nyo, every tea house, every Chinese restaurant, iba-iba yung version ng chili garlic. Sarap yung chili garlic dito. Noodles na okay. Susubukan ko na to. Ito na yung may giant chunk of liver. Okay. Masarap yung pansit Canton dito. Alam niyo ano? Actually, ang lapit na dun sa ano eh. Yung pansit Canton ng Chowking masarap ha. So, parang ganito siya. Pati yung noodles niya. Sarap. Ang sarap. Parang, uy, tipon yan. Parang gusto ko iulam sa kanin. Ganun. Okay, sa fried chicken. Etong pansit Canton nila, apat kaming kumain at unanimous yung boto namin. Lahat kami nasarapan talaga dito. So yun ang sinasabi ko, dapat nyo tong matikman. Bakit ngayon ko lang to tinikman? Hindi pa huli. Meron pang ibang masarap at ikikwento ko pa sa inyo. Ito yung next na masarap. Yung fried chicken nila, Chinese style, yung may soy, kaya naging brownish yung labas. Tikman ko na muna ng walang gravy. Evident na ganito yung kulay ng manok. Alam mo kalasan niya.
savory. Yan, ang sarap nito. Galing. Basta ata Binondo Fried Chicken, ganito eh, sarap eh. So, okay to, naka-promo to. Hindi ka na mag-iisip kung half full na agad yung kukunin mo. Sarap, sobrang panalo. Grabe. Ang lasa, ang sarap. With gravy. Mmm. Sarap din yung gravy. Okay. Ang ganda ng chamba natin, grabe. Sarap dito. Wala akong masabi sa fried chicken. Sobrang sarap. Okay, yung fried chicken at saka yung pansit, masyado siyang masarap para hindi ako magtanong. At ang sinabi sa akin ng ate na nag-serve sa amin, dati pala siyang Maxim na naging Maysum. Sa panlasa ko, sobrang nasarapan ako sa dalawa na yun. Doon pa lang, pwede ko na siyang balikan. Okay, alam nyo, yung itsura ng spicy spare ribs, sobrang okay din. Parang ano siya, tostadong tostado, parang nag-caramel yung ano, caramelized yung buong paligid ng pork. Tsaka makulay, ganda eh. Parang red, green, brown. Tikman natin ah. Spicy daw. Sarap din. Spicy nga. Yung konting sugar nga to. Kaya parang nag-candy nga yung labas ng pork. Pork candy na juicy yung loob. At may alat siya agad. As is, ang sarap na. Iba rin ha. Yung nakita namin spicy. O sige nga, spicy spare ribs naman. Adventurous order tong spicy. Okay naman. Sarap. Pero ang totoong bestseller ay yung regular. Hindi ko alam kung ba't ngayon ako nagawin dito. Sobrang okay. Pati, medyo season ng mangga ngayon. Sorry yung mango shake dito, hindi rin mahal ha. Wait lang yung shake. Parang 100 plus lang to eh, 105 parang ganyan. Gaboom! Ang sarap ng pasok. On cue ang pasok ng next potahe. Sa libro namin, isa pa tong panalo eh. Pritong hipon na may spicy sauce. Kagulo! Ang daming na-order. Pero okay lang, mukhang masarap. Ito, nakita ko lang sa kabilang mesa to eh. Spicy shrimp. Parang ano yun. Sa itsura niya mukha siyang sweet and sour sa malayo. Pero ang laki ng hipon eh. Tsaka malapot yung sauce niya. Hindi ko naaamoy yun to. Titikman ko na agad to. Wow. Ganda ng hipon dito. At hindi siya pala matamis. Let's pick up, sobrang tamis. So, asim. Actually, yung spice, wala pa ako nararamdaman ng spice. Spicy. Parang hindi. Delicious, oo. Malaking tulong din yung pagkaprito nito na merong arena eh. Medyo lumapot yung sarsa at yung lutong, madali ko nakakain kahit di ko na tinalupan. Yung sili, tsambahan kasi yan eh. Paminsan may siling pari na maanghang at meron yung parang gulay lang. So, binawi ko dun sa garlic sauce. Ang sarap pala nung ano, lalagyan mo pala ng sili garlic sauce yung hipon. Meron pa siyang allowance for that kasi hindi nga siya ganun ka-spicy. Maganda yung luto ng hipon. Hindi naninigit dun sa balat. Tsaka, ang laki niya. Kaya medyo nag-springy pa, may kagat pa pag kinagat mo talaga. Sarap, bouncy. Matamis-tamis. Ang sarap. Okay to. Solid sa lalaki ng hipon. Gaboom! Zero kain. Nakakatuwa naman talaga pag bago at saka masarap yung nalalasahan mo. Bagong adventure sa amin eh. Meron naman ako mga iba pang in-order. Nakakaiba. Mahilig ako doon katulad nitong steamed kikyam.
Ngayon lang ako nakakita nito sa menu. Okay din, ibang-iba sa regular cake yan. Umorder din ako ng Yangchow fried rice nila. Basic kasi dapat yon, di ba? To be honest, hindi siya yung the best fried rice. So, para sa akin, magpapansin talaga ako sa lugar na to. Napakasarap eh. Siyempre, para talaga maiba, sinadya ako na may isda. Dito natuwa din talaga ako. Steamed kingfish. Maiba naman kasi medyo umiidad na rin tayo. Maganda rin yung hindi puro prito. Ang maganda dito, sariwang-sariwa. Alam mong bagong huli, nasa aquarium eh. At dahil pinasingawan to, napakalambot tuloy nung laman. Bagay na bagay dun sa soy sauce na kasama nito. Nagustuhan namin to. Ang linamnam ng sariwang isda, grabe. Ang sarap ng karne, lambot. Manamis-namis din, parang hipon to pag ano eh, pag sariwan-sariwa eh. Yung freshness, talagang bumubusilak, ganun. Hindi maano ha, ang dark kasi ng itsura, kaya akala mo maalat. Hindi, sarap, light soy sauce ang gamit. Galing! Hindi lang siya yung puting garlic. Siya yung deeply fried garlic na pero masarap pa rin. At na-appreciate ko dahil may wansel. Ang sarap ng isda na to. Malayo siya sa lasa ng ano, ng lapu-lapu, grouper. Pero masarap pala to ah. Chamba! Sobrang gabum na to. Maiba naman, Linggo, in the family, ba? Steamed fish, okay. Meron tayong bagong alam. Kaboom! Pwedeng-pwede yun, ha? Tama ba ako? Malamang nadaanan nyo na to, pero nalampasan natin, di ba? So, FYI to. Alam na natin ngayon, meron tayong alternatibo kung mahaba ang pila dun sa mga sikat. Eh, meron ding masarap pala dito. Pwede nga ito na yung sadyain mo eh. Doon pa lang sa mga sinuggest ko, at least doon sa mga nasarapan ako. Doon, tataya ako talaga na gaboom na gaboom yun.